Screenshot ko ha. Ayano. Ayano. Nag-viral sa internet matapos i-Facebook live ni Alice Aguilan ang pangmamaltrato sa kanya ng kasamang Iraqi houseboy. Naawat man ng isa pang kasamahan, tila pinagbantaan pa ng Iraqi si Alice na nooy napapaiyak na lang sa Facebook live na nawagan ng saklolo si Alice. At kagabi, balikbansa na ang 39 anyos na OFW. Bakas pa nga ang pasa sa kanyang muka. Masaya na po. Masaya na. Nalalamot ako na. Excited na kita yung mga anak ko na. Kaya kumbaga sa tagal-tagal, ngayon ko lang ulit makikitaan ako sa loob ng 6 years na stay ko sa Iraq. Kwento ni Alice, ang embahada ng Pilipinas sa Iraq ang nag-asikaso sa kanyang mabilis na pag-uwi matapos ang insidente noong December 22. Pero bago ang insidente, wala raw silang alitan nang nanakit sa kanya. Wala kaming away, wala. Normal kami nung araw na yun. Nagulat na lang ako, as in gulat na gulat ako. Aminado siyang undocumented na OFW. 6 na taon na raw ang nakakalipas ng isang Filipina rin ang magbenta sa kanya patungong Iraq mula Amman, Jordan. Sa halagang $4,500 daw siya ibinenta at mula noon ay naglingkod na sa amo niya sa sweldong $400 kada buwan. Sa kabila ng sinapit na karanasan. Pamalik ka pa ba sa abroad? Opo, kasi kailangan ng mga anak ko suporta. Biyuda na ako. Ako lang mag-isa talaga inaano na anak ko. Ang OWA, sinabing kahit indokumentado, maaari pa rin mabigyan si Alice ng benepisyo. Nais din daw nilang bigyan ng kasanayan si Alice at makaalis ito ng legal ng bansa. Kung ang plano ni Alice ay bumalis uli, ay pwede natin siya mas maganda sana kung makapag-training sa sana uli. Eh, no? Para pag-alis ni Ma'am Alice, skilled na siya, skilled worker na. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.